And hello guys sa inyong lahat dyan, I'm Coach Nick Manjares at today ang gagawin nating vlog, sasabihin ko sa inyo yung mga na-experience kong side effect ng booster shot ng AstraZeneca. Ayan. So guys, ginawa ko tong video na to para at least yung mga hindi pa nagpapa-booster, yung mga naka second dose pa lang, meron na kayong tips na makukuha sa akin kung ano ba yung mararanasan nyo dito sa AstraZeneca booster shot. Okay? So sa para lang magkaroon kayo ng mabilis na ano tag dito? Kaalaman, para akong naka red horse. Sumisipa. Sumisipa talaga ang lakas. Okay? So nahilo talaga ako. Ano ko eh? Talagang parang merong umiikot-ikot sa ulo ko eh nung naturoan ako. Yan guys, so nga pala last 2 days lang nung nagpa-vaccine ako ng AstraZeneca. Okay? So yung kwento ko lang, nung nagpa-vaccine ako ng first dose, second dose ng Pfizer, halos wala akong naramdaman. Yung pagturok nga sa akin, parang gusto ko isa pa. Kasi wala akong naramdaman talaga. Tapos syempre uminom pa rin ako ng gamot noon ng by Jessic. Ay, parang hindi nga ako uminom eh. Parang kinaya ko lang siya talaga. Pero may vitamin C ako na panlaban dito. Ngayon, nung nagpa-booster shot ako ng AstraZeneca, nahilo talaga ako. Nahilo ko, tapos naramdaman ko, hindi ko alam kung mali yung tusok sa akin or talagang masakit lang siya talaga. Ngayon lang ako nagkaroon ng dugo. Nagkaroon ng dugo yung ng konti yung pag-inject sa akin. Ngayon, tumigas. Tumigas yung muscle ko dito. So, yung una ko naramdaman, nahilo ko. Tapos, wala akong ininom na paracetamol or Biogesic man lang na nagamot or vitamins nung nagpa-booster shot kasi talagang wala sa plano. Napadaan lang kami dun sa area. Parang gusto ko lang i-check muna kung meron talagang vaccine dun. Natuluyan. So, yon, kinagabihan medyo nilagnat ako. So, nilagnat ako. Ang ginawa ko, kasi wala akong, parang wala akong gana kumain nun. So yun nga guys, nahilo ko tapos nilagnat ako. So nagising ako ng madaling araw, ang ginawa ko, kumain ako. Tapos nag-take ako ng Biogesic, tapos nag-take din ako ng vitamin C. So yun, para may laban-laban yung katawan ko. Tapos medyo bumigat talaga yung sa kanan ako nagpa-booster shot kasi kaliwete ako. So para makapagtrabaho pa rin ako. Kaya ipinahinga ko muna siya. Tapos ngayon, pang ilang araw na ba ngayon, pang 2 days ngayon, medyo okay na yung pakiramdam ko. Nagpa-booster shot ako sa SM. Sa tapat ng SM Masinag sa LRT station. So, yun, at least nakaraos na rin na kumpleto na yung vaccine natin. Medyo malakas na yung loob natin lumabas. At yun, alert level 0. Na yata yung Pilipinas. So sana para makabawi-bawi tayo sa trabaho natin, di ba? So yun, kasi ako ngayon YouTuber muna ako, hindi muna ako nagtatrabaho kasi full time ako sa bahay para mag-asikaso ng family. So pero syempre lumalabas pa rin ako para bumili, para mag-vlog at yung mga iba ko pang gawain. So yun nga guys, basta ang tip ko lang sa inyo, kung sakali magpapa-booster shot kayo, kumain muna kayo. Kasi yun naman talaga yung dapat. Kumain muna kayo, mag-take kayo ng vitamins, kung ano man yung paracetamol na dala nyo, dalin nyo yun. Tapos, syempre, magpahinga kayo. Huwag naman yung bago kayo magpapa-vaccine or pagkatapos magpa-vaccine, magbubuhat agad kayo ng mabigat. Magkakaroon talaga kayo ng yung side effect or baka magkasakit pa kayo lalo dun sa gagawin nyo. Okay, so guys, hanggang dito na lang yung ating video. So sana may natutunan kayo dito sa tips na to at sana nag-enjoy kayo dito sa vlog ko na to. Ayan, puwis na ako. Ang ganda ng umaga ngayon, di ba? Ini-enjoy ko yung morning ngayon dito sa Marikina City. So kung share nyo to sa mga kaibigan nyo, sa mga hindi pa nagpapa-vaccine, magpa-vaccine na dyan kasi mas maganda kung safe tayo. Okay? So please comment down below, please like, share, and ring the notification bell once na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel.